magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayong umaga, ang ating devotional text ay matatagpuan sa Psalms 132. At babasahin ko po sa inyo magmula verse 1 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi sa verse 1. A song of degrees, Lord, remember David and all his afflictions, how he sware unto the Lord and vowed unto the mighty God of Jacob. Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up unto my bed. I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids, until I find out a place for the Lord, an habitation for the mighty God of Jacob. A place for the Lord. Iyon po ang paksa natin ngayong umaga sa devotional na ito. At si David po, itong talatang ito ay David's determination na mabuild ang temple. At tayo po ay dapat inaasahan sa atin ng Panginoon na we have to worship God with our best. Ano? And ang kanyang tahanan should always surpass the house of the worshiper. Yun po ang palagi niyang pinapanukala sa bayan ng Israel, na sinasabi nga niya sa Book of Haggai, ang mga bahay niyo ay mayroon ng sealed houses, ano? Ay magaganda, magagara na, pero ang aking templo ay wasak. Ano? Kaya mahalaga po na inuuna natin ang Panginoon. Si Haring David, alalahanin po natin sa talatang ito, kahit na po siya mayroong affliction sa pagkakataong ito, ano, ay nanumpa siya sa Panginoon. At tinampo ulit natin sa verse 3. Sabi po niya dyan, surely I will not come unto the tabernacle of my house, nor go up into my bed. I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids, until I find out a place for the Lord, an habitation for the mighty God of Jacob. May kinalaman po ito, itong ating binasang ito, sa aktual na pagbubuild ng temple sa 1 Chronicles chapter 22, and yung pagmula po sa verse 1, ay, pero bibigyan natin ng diin itong verse 14 and 15. Sabi po dito sa 1 Chronicles chapter 22 verse 14, now behold, in my trouble, I have prepared for the house of the Lord 100,000 talents of gold, and 1,000 talents of silver, and of brass and iron without weight, for it is in abundance. Timber also and stone have I prepared, and thou mayest add thereto. Moreover, there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timbers, and all manners of cunning men for every manner of work. Dito po, sa tagpong ito, ay si Haring David ay siya ay naghahanda ng para sa templo, pero pinigilan siya ng Panginoon na nagawin yun, na ituloy, ano? Kaya he is troubled. Actually, David is troubled. Gusto niyang yari, tapusin ang templo, pero hindi niya hindi niya ginawa, dahil sabi nga ng Panginoon, hindi ikaw dapat ang gagawa niyan, dahil sa panahon mo, marami ng dugo na dumaan sa iyo. Ang gusto ko ay si Solomon ang gagawa niyan, because I will give rest to Solomon. Walang labanan, walang patayan, ano, na mangyayari. So dito po, si Haring David ay agitated siya. Pero mga kapatid, ito po ang isang bagay na na-appreciate ko kay David, ano, ay sinikap niya na magkaroon palagi ng time na mag-isip kung paano, and do something para sa tahanan ng Panginoon. Si David ay ipinalagay niya sa kanyang sarili, ano,
na ang pagtatayo ng templo ng Panginoon is a matter of urgency. At he vowed, nanumpa siya sa Panginoon na hindi siya magpapahinga, hindi even matutulog, ano, sabi po dyan sa talata, until he found it, matagpuan niya yung mga materials, lahat, maipon niya lahat, ano. Dito po dinidemonstrate ni Haring David ang kanyang relationship sa Panginoon. At pinapakita niya na ang Diyos ang kanyang highest priority. Wala pong ibang mahalaga kay Haring David kundi ang Panginoon, ano. And sabi nga, kung mayroong will, mayroong way. If there is a will, there is a way. Kaya si Haring David, hindi siya kailanman, hindi niya ine-entertain ang bagay na wala na magagawa, ano. But always, kung mayroon siyang will, nakakagawa siya ng paraan para ma-accomplish ang mga bagay na gusto niya, ano. Kailangan lang po, at mayroon niya si Haring David, yung passion and dedication para gawin ang mga bagay. Pag ginagawa natin ang mga bagay, kung nandiyan ang passion natin, mga kapatid, yung pong, and also yung time natin nandiyan para i-dedicate natin sa Panginoon, ang paraan para gawin niyan, mga bagay na yan, ay darating na lang po. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Ano? Ito po ang na-experience ni David. Kaya nakapag-make siya ng vow na hindi ako, Panginoon, tutulog hanggat hindi ko nakakumpleto ang lahat ng materials na ito. Ano? And David, hindi nga, tulad po na sinabi ko kanina, hindi siya po inalaw ng Panginoon na siya ang bilang siya ay pious and sa kanyang intention na tapusin ang templo, pero hindi po siya pinayagan ng Panginoon. That's why great trouble and expense ang kanyang na-experience, at ang ginawa po niya, kinolekta niya yung mga materials na dapat pang gawa ng templo, and prepare niya yon para nang sa ganon si Solomon ay sa kanyang pagpapatuloy ng paghahari ay magamit niya ito, ano. At ganoon din po, mga kapatid, ang banal na kasulatan nagsasabi sa atin na ang Panginoon ay ganitong klase ng dedication ang tinitingnan niya. Ganitong klase ng dedication ang hinahanap niya sa mga mananampalataya. Minsan iniisip natin na tayo ay pleasing sa Panginoon. Ano? Marami naman tayong ginagawa sa Panginoon. At minsan, ang tingin natin, sarili natin ay tayo ay spiritually mature na. Ano? Pero mga kapatid, kailangan po natin bigyan siya ng place of preeminence sa ating buhay. Ano pong ibig sabihin noon? Gawin po natin siyang first place, first sa ating buhay. Ano? At makakaasa ka, kapatid, na sa ganung paraan ay ibubuhos niya sa iyo ang kanyang higit na pagpapala. In terms of, hindi man material siguro, pero lahat ng means na pwede mo, na gusto mong magagawa mo. Ngayon, sa araw nito pa, mga kapatid, ay gusto ko pong isipin natin, isipin mo ang iyong sarili, ano, yung schedule, yung ating mga priorities, ano pong klaseng lugar mayroon sa atin ang Panginoon? Anong klaseng, paano mo siya binibigyan ng preeminence ang Panginoon sa iyong buhay? Ano pong lugar niya? Anong lugar niya sa buhay mo? Ano? Inalaw mo ba siya na yung mga activities mo, siya ang pinaka-dominant? Ang ibig sabihin ay palagi mo siyang kinukonsulta, palagi mo siyang hinihingal mo ng lead para pangunahan ka sa araw-araw mong ginagawa. Are you doing that with prayer, yung mga ginagawa? O pag dumating na ang problema, saka mo na lang na aalala ang Panginoon? Do you spend quality time praying and
sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, siguraduhin po natin mga kapatid that you find a place for the Lord. And gawin po natin itong priority. So, yun po ang ating devotion ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. O dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita. And Father, gusto ko pong i-recognize na kayo ang most important part ng aming buhay, Panginoon, ng aming mga buhay. Mahal po namin kayo, Panginoon. At tulungan niyo nawa kami lumakad ayon sa inyong kalooban at ma-please namin kayo, Panginoon. Ang lahat pong ito aking samutalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po and God bless you all.